Sumasangayon ba ang aking kompanyero Mr. Chairman na base sa saligang batas in times of national emergency, sa ating saligang batas may karapatan ang ating pamahalaan na kunin ang control at pamamahala ng mga television stations katulad ng ABS-CBN? Dapat po nirirespeto pa rin ang saligang batas. Ang aking pong tanong, sumasang-ayon ba ang manananggol ng ABS-CBN na sa ating saligang batas, kahit na panahon ng martial law, kahit na hindi panahon ng martial law, basta may national emergency, may karapatan ang pamahalaan na kunin ang control ng mga television stations, pati na ng pahayagan? With all due respect, Your Honor, ang paniniwala ko po ay kailangan pa rin pong bispitohin ang konstitusyon or saligang batas. Dahil po ito po ay proteksyon ng mga mamamayan against the excess of government. Yan po ang aking sagot, Your Honors. So sa inyong paningin, mayroong paglabag sa ating saligang batas nang mag-issue si Ginoong Marcos ng letter of instruction number 1 at nilagay sa control ng pamahalaan ang telecom, ang mass communications katulad ng ABS-CBN? Sa palagay ko po ay meron po, dahil ito po ay hindi na ay karapatan ng bawat tao na dapat respetuhin kahit anong mangyari po. Well, masyadong haba ang ating pagtatalo kung pag-uusapan natin yung due process. Just for the record, every right is not absolute. There are certain limitations, and in this particular case, the limitations are provided for by the Constitution. So madaling sabi, ngayon ang ABS-CBN ay merong prangkisa. Totoo? Sa pagkakaalam ko po, may prangkisa kayo? As of this time po, ay before, nagkaroon na po nga ng lapse. Ngunit hindi ko po expertise po yan. Okay. Ako po ay humawak lamang po ng arbitration case po. Ang ABS-CBN ay mayroong prangkisa, Republic Act 7966. Hindi ka kinakailangan maging ekspertong abogado para malaman natin na mismo sa prangkisa na i-issue ng Congress, sa lahat ng telecommunications may nakalagay reservation in favor of the government na pwedeng kunin or take over ang gobyerno sa inisyuhan ng prangkisa in times of national emergency. Naniniwala po ba kayo na yun ay nasa prangkisa ng Republic Act 7966 ng ABS-CBN? I'm sorry po, Your Honors, hindi po ako pamilyar sa prangkisa ng ABS-CBN. Okay, siguro pwede mong itanong sa iyong mga kasama. Who are more sa ABS-CBN nang ang pamilyar tungkol wait, sa prangkisa? Wait, naman, alam na nating lahat. Na may ABS-CBN. Pakibasa. Section 5 po. Pakilakas lamang po. Section 5 po. A special right is hereby reserved to the President of the Philippines in times of rebellion, public peril, calamity, emergency, etc. to temporarily take over and operate the stations of the grantee or to authorize the temporary use and operation thereof by any agency of the government upon due compensation to the grantee for the use of the stations during the period when they shall be so operated. So, base sa inyong prangkisa, meron tayong national emergency, meron tayong pandemic, meron tayong COVID-19. At i-assume natin na ang ABS-CBN is still operating. Kung mag-i-issue ng mga statement through mass media ang ABS-CBN na baliwala yung COVID, mali ang ginagawa ng gobyerno,
because this is a national emergency, inaamin ba ng mga kinatawan ng ABS-CBN na ang Pangulo, based on the Constitution and based on the franchise of ABS-CBN, ay pwedeng mag-take control over the over ABS-CBN? Yes, Mr. Chair. You seem to have the voice. Thank you very much.